welcome sa ating channel. Long time no vlog tayo ngayon dahil nag-aalaga tayo ng bata. Pero ngayon mga boys, medyo malaki na siya. Makakapag-vlog na tayo at makakapag-turo na tayo sa mga newbie. Sa mga newbie na magiging technician natin mga boys o kaya sa mga DIYers natin. Yan. So ngayon mga boys, meron tayong i-re-repair ngayon na TV Star Crown. Yan. Meron pa rin yung ganitong TV mga boys. Ayan, so ito yung ating i-re-repair ngayon. Sa mga newbie, medyo mahirap pa rin ito mga boys. Pero kung ikaw ay batikan na or master na mga boys, pwede mo nang i-skip tong video natin. Hindi na to bago sa mga marurunong na. Pero sa mga gustong matuto, watch and learn mga boys. Kaya kapag hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe. Ayan. So ang issue natin dito sa TV mga boards ay meron tayong horizontal line. Okay, so ito yung board natin mga boards. Ito yung ating CRT board. CRT kasi ito yung nagko-control ng proton dito sa tube natin. Proton, may nilalaman pang proton. Ayan, so first gagawin ninyo first na gagawin, siyempre pagka magbubukas kayo ng TV, tanggalin nyo yung saksakan na for your safety. Yan, kasi baka makuryente kayo. Yan, so tanggalin nyo yung saksakan para safe kayo. At wag na wag kayong maghahawak basta-basta dito sa kapasitor na ito. Yan, ito. Dahil nag-i-store yan ng charge kuryente. So tanggalin muna natin tong degausser and then volume and then indicator wire and then yung keypad. Ayan. So ang una nyong titignan, ang una nyong i-check mga boards ay visual inspection. Okay, so visual inspection tayo. I-zoom lang natin. Yeah, zoom konti. So visual inspection tayo. Tingnan nyo kung merong nasunog or merong bloated na kapasitor. Yan, may nakikita ba kayo? Ayan, so ito insekto. Insect. Okay, so meron akong nakita. Okay, ito mga boards, malamang ito yung nagkukos. I-zoom natin. Ayan. Ayan, kitang-kita na. So malamang ito yung nagkukos ng horizontal line sa screen natin. So visual inspection, ito magtingin kayo na mga bloated o kaya hindi normal na components. Okay? So ito suspect na yan, 100% suspect. Okay? So i-flip natin, then titingnan natin kung good ang kanyang soldering o cold o baka may cold solder mga boards. So wag kayong basta-basta mag-repair ng mag-repair. Dapat i-check nyo din yung ating ginagawa. So kapag ka horizontal line yung nakikita doon sa screen mga boards, mag-focus lang kayo sa vertical section. Kasi kapag ka sinabing vertical, di ba, dapat patayo yun. Eh ang problema nga ay horizontal line lang yung nakikita. So ang problema doon ay sa vertical section, dapat lalaki kasi yung linya na guhit na linya, di ba, na horizontal line. Ngayon hindi siya lumalaki, kaya ang problema ay vertical section. So dito nga sa case natin, eto. So palitan muna natin yan, yung kapasitor na yan. And then itry natin isaksak. Kung naging okay na yon, edi tapos na yung problema mo. Ayan, so kahit i-DIY mo yung TV mo na mga boards, edi nakasave ka. Okay, so palitan lang natin ito ng kapasitor. Ang value pala nyan ay 35 by
100 microfarad. Sumpa natin. Ayan, 35 by 100 microfarad. So, pwede mong palitan yan ng same value, 35 by 100. O kaya, pwede mo din palitan siya ng 50V by 100. Pwede mo rin palitan yan ng 100 by 100. Huwag lang bumaba dyan sa 35. Kasi ang voltage dito sa vertical mga boards ay nasa 26. Okay? So hindi ka pwedeng magpalit ng 25 kasi puputok yan. Okay? Nakuha ba? So pwede kang magpalit ng capacitor ng higher doon sa voltage rating. So kapag ka 35, pwede mong palitan ng 50, pwede mong palitan ng 100 or more, or basta hindi bababa doon sa 35 na required niya. A few moments later. Okay, so napalitan na natin same voltage mga boards. Zoom lang natin para makita niyo. Ayan, so 100 by 35. So ito yung ating pinalitan. Ito yung nasira. Okay, testing natin para ma-check na natin. Okay, testing na natin mga boards. Naibalik ko na yung mga connector do mga naibalik ko na yung mga connector sa likod o kaya sa board. Power on natin. Ayan, so mag-on na siya. At guhit pa rin mga boards. Guhit pa rin kahit yun na yung pinalitan natin, guhit pa rin. So kapag kaganyan mga boards ay i-check natin yung supply ng vertical section kung meron o wala. Okay, balik natin. So nahawakan ko to kanina at ang init nito, lalo na dito banda sa vertical section. So kapag ka umiinit ang heat sink kapag ka umiinit ang heat sink mga boards, lalo na dito banda sa likod ng IC, yung vertical IC mga boards. So hindi ko na i-check yung voltage kasi sure ako na merong voltage dyan kasi umiinit mga boards. So papalitan na lang natin yan, tanggalin natin mga boards and then palitan natin. Alright, so ito na tayo mga boards. So na-desolder ko na yan. Papalitan natin itong IC. So ang ginawa natin na pag troubleshoot nito mga boards ay through visual, at nakita natin itong bloated o nasira o pumutok na capacitor. At yung feelings, ginamit ko aking feelings mga boards. Mainit kasi ito, kaya sure ako na ito ay sira or short na itong IC na ito, at sure ako na meron siyang supply. Pero hindi pa rin tayo pakampante mga boards, kaya palitan na natin ito ng bago o kaya bumunot tayo doon sa mga lumang mga board natin na China. So ngayon mga boards ay bumunot ako ng IC. Ang value pala nito mga boards ay 780-40 yung IC mga boards. Yun yung IC ng China TV, China CRT TV. Okay, so ilagay na natin ito mga boards. Ilagay na natin and then yan. So i-resolder lang natin yan mga boards and then testing natin ulit. Ni-resolder na natin mga boards. At i-check nyo na rin yung mga cold solder para minsanan yung pagbukas ng TV. Okay. Ayan, check natin. Dito mostly nagkakaroon ng cold solder. Ayan, so ito gumagalaw. So isolda na din natin yan. And then, testing na natin mga boards. Isolda ko lang ito. Tatlo. Yung tatlo na yan gumagalaw. Okay mga boards, so na-resolder ko na yung vertical IC. Ngayon ay testing na natin ang ating TV. Kung gumagana na ba siya.
Okay, power on. Kailan natin saglit para so okay, so buo na ang ating image. Ayan, so as you can see mga boards, buo na ang ating image at sure na working na ang ating TV. Ayan, so sa ating ginawa mga boards ay through visual inspection lang and then yung feelings. Yung feelings mga boards, so na-repair natin sa pamamagitan ng ating feelings. Ayan, so sa susunod na video mga boards, kung kinakailangan natin na mag troubleshoot ng voltage checking, ganyan mga boards, ipapakita ko sa susunod na video. Kaya huwag mong kalimutan mag-subscribe sa channel natin mga boards. Maraming salamat sa pag-unod.